pa rin mula sa Zamboanga City. Binisita po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga sundalong nasugatan sa enkwentro laban sa Abu Sayyaf sa Sulu. Dumating ang Pangulo bago mag-alas 3 ng hapon kanina at agad na dumiretso sa Campa Bautista Hospital kung saan naroon po ang may 26 nasugatang sundalo. Sandaling kinusap ng Pangulo ang sugatan at saka binigyan ng parangal. Matapos dumalo naman sa mga sugatan, kinausap din ng Pangulo ang mga sundalong nakatalaga sa Sulo. Binili na niya ang mga ito na mag-ingat at pinangakuan sila ng suporta at dagdag pa na armas. Pagtatama lamang po, hindi si retired Army General Rodolfo Garcia na dating Vice Chief of Staff ng AFP ang itinalagang bagong General Manager ng MRT3. Ang bagong MRT General Manager ay kapangalan po niya na si retired Police General Rodolfo Jasminez Garcia na dating Director for Operations ng MRT sa ilalim ni Reynaldo Beroya noong 2010. At mula po sa kanyang kulungan, patuloy po ang pagkondena ni Senador Leyla de Lima sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Binatikos naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga kritiko ng ating Pangulo. Nagpapatrol, Adrian Ayalin. Sa kanyang sulat kamay na liham para sa mga tinawag niyang presidential defenders, sinabi ni Senador Leyla de Lima na tigilan na ang pag-insulto sa katalinuhan nila at tigilan na rin ang panloloko sa mga Pilipino at sa buong mundo. Pero natitiyak ni de Lima na ang Pangulo at kanyang mga tauhan ay mapapapanagot din. Sagot naman ni Presidential Legal Counsel Sal Panelo, itigil na ni de Lima ang panloloko sa sarili niya at sa mga tao. Giit ni Panelo, gusto ng kalahating milyong Pilipino na makulong siya at halos 5,000 lang ang pabor na makalaya siya. Banat naman ni Senador Alan Peter Cayetano, nililito ni de Lima at mga kakampi niya ang international community at pinababagsak ang Administrasyong Duterte. Leyla de Lima already said he's a mass murderer, he's a dictator, etc. Oh, he's using the power of government to... hindi namang obvious na yon. Hindi ba disturb yon? Binatikos din ni Cayetano ang isang tweet ng Human Rights Watch tungkol sa isang namatay na tatay sa gitna ng kampanya kontra droga, pati ang pagkampi ng international organizations kay de Lima. Ang style po ng grupo ni Senator de Lima at Senator Tulianes is to weaken the court system and try to make it appear sa international community na walang law and order sa Pilipinas. Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa illegal drug trade cases ni de Lima, hiniling ng Department of Justice ang consolidation ng 3 kaso na nasa 3 korte ngayon. Sa March 10, tadalakayin sa korte ni Judge Guerrero ang motion for consolidation ng DOJ. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Ramdam ang K-pop fever sa bansa sa bigating concert ng mga K-pop artists kagabi. Isa sa highlights nito ang pagkanta ng Korean singers ng Freddie Aguilar hit na Anak. Yan sa pagpapatrol ni MJ Felipe. Patunay ng malaking fanbase ng K-pop o Korean pop sa Pilipinas ang dagsa ng fans sa 2017 Global Peace Concert One Korea in Manila kagabi sa Mall of Asia Arena. Bahagi ito ng Global Peace Convention at ng One Dream, One Korea campaign na nagsusulong ng pagkakaisa ng North at South Korea pati na ang pag-promote ng regional peace at global security. Una nang nag-perform sa stage ang all-male group na BAP, B2B, B1A4 at all-female group na AOA. Tumindi pa ang sigawan ng fans sa grupong CN Blue, na sinundan ng grupong SHINee. At highlight ng gabi ang pag-perform ng international Korean superstar na si Psy. This is my second time visiting here in Philippines. And last time, the crowd of Philippines was better than enough, better than awesome. Malalim ang relasyon ng Pilipinas at Korea, lalo na nang tumulong at dumamay ang ating bansa
sa Korean War noong 1950s. Kaya naman isang special number para sa Pinoy fans ang hinandog ni na Un Kwang at Yoon Sik ng K-pop band na B2B. Nakantahin nila ang anak ni Freddie Aguilar. Si Cesar Montano pa ang kasama nilang tumugtog ng gitara. ABS-CBN News. Sa tatlong dekadang nagdaan, magkakasama po tayo sa pagbabalita at sa paglilingkod sa pamilyang Pilipino. Sa patuloy po nating pagmamalasakit sa isa't isa, naihahatid po natin ang pag-asa sa katuparan ng ating mga pangarap. At yan po ang patuloy nating ipagpapatrol. Maraming salamat po mula sa Zamboanga City. Buenas noches, bayan! Sa pag-imbing, maririnig kung simbaya pa sa pagtintig ang isa't isa'y ang bibig na nanaig ang pag-ibig, ang pagmamahal, mahanap ang mga tinig magkayakap. Ito ang awit sa aming mga pangarap. Pag-asa ang maghahatid sa isa't isa maglalapit. Pangarap ay mapapatid sa isa't isa may malasakit. Bibig na nanaig ang pag-ibig, ang pag-ibig.